sinangayunan ng mga vendors at mamimili ang nais gawin ng Agriculture Department na lagyan ng SRP o Suggested Retail Price sa mga produktong pang-agrikultura. Habang nakatakda namang tugunan ng ahensya mga pangangailangan ng mga magsasaka na naapektuhan po ng lindol sa Northern Luzon. May ulat si Naomi Tiburcio. Sa harap ng tumataas na presyo ng mga bilihin, pinag-aaralan ng Department of Agriculture na magdakda ng Suggested Retail Price o SRP sa lahat ng agricultural products. Kasama na rito ang asukal, sibuyas at karne ng baboy. Layo ng SRP na mapanatiling patas at reasonable ang itinatakdang presyo ng mga bilihin. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. upang ayusin ang value chain at masigurong abot-kaya ang agri-commodities sa Pilipinas. Now that yung mga producers po ay kausap natin, we know already, sila mismo nagsasabi sa atin na ang farm gate bumaba, ito gumalaw, ang landed cost ng imported sugar dapat ganito. Supportado ito ng mga retailer at mga consumer. Mas maganda nga yun kasi yung mga presyo, ma-maintain, yung iba biglang nagtataas yung presyo. Katulad ng sibuyas na pula, dati ang presyo niya, magkano labinta ko dito? 70. Ngayon, 250. May mga vendors kasi na over yung presyo nila sa mga bilihin. So, kawawa naman yung mga consumers. Kahapon, pinulong naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Agriculture para pag-usapan ang mga kinakailangang hakbang para mapayabong ang sugar at coconut industry. Meron din po tayong mga tinitingnan kung ano pa yung mga shared facilities na kailangan po ng ating mga coconut farmers. Pati nga po, yung tungkol sa scholarship po, we are directed to fast track all the programs, the implementation of the programs. Samantala, balik normal na ang pagpapadala ng mga agricultural products mula sa Benguet papunta sa Metro Manila matapos ang lindol noong nagkaraang linggo. Balik normal na rin ang presyohan ng mga bilihin sa lugar. Nakahanda naman ang DA na maghati ng fertilizers, seeds, binhi at iba pang pangangailangan sa mga apektadong magsasaka matapos maitala ang 263 million pesos na agricultural damage dahil sa lindol sa Northern Luzon. Sa huling bahagi ng taon, inaasahan na makatatanggap ng 5,000 peso cash assistance ang nasa 1.5 million na eligible farmers mula sa Department of Agriculture. Layo nito na matulungan ang mga magsasaka na naapektuhan ng kalamidad at ng rice tarification. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.